tanghali nitong June 9, inireport ng isang mangangalakal ang nakita nitong garbage bag sa ilalim ng tulay sa Barangay de la Paz, Antipolo City. Ano meron? No. Nangilabot daw ito sa tumambad sa kanyang laman ng bag. Positive. Tao daw. Ang laman ng garbage bag ay parte ng tao. Kuya! Kuya! Yung ulo, wala! Okay, nababuksan niya na. Sa isang bag, magkasama po yung binti at lower arms. Tapos yung isa, kasama po yung upper arms at saka yung ulo. Alas 3 naman ang hapon nang nakatanggap ulit ng report ang autoridad sa na-recovered ding garbage bag sa gilid ng highway sa Barangay San Jose. Dito ka! Tanggalin ulo, ma'am! Bumaba po yung boss namin. May naamoy siya nangangalingasaw. Tao, boss, oh! Tanggalin mo pa ang plastic. Kamay pa, ano? Katawan, no? Pinatawag po ako at pinababa dito. Tanggalin plastic. Di parang... Tao, boss, oh! Ang laman nito, torso. Hanggang sa leeg po ang putol. Dito po sa bahaging ito, makababa doon sa may saging na yon. Talaga pong mabantot na po. Nakumpirma nilang galing sa iisang tao ang putol-putol na katawan dahil sa natagpuan sa binti nitong tattoo. Sino ang gumawa ng karumal-dumal na krimeng ito? Ang biktima, mabilis na binansagang chop-chop lady ng Antipolo. Ang bangkay, positibong kinilala ng tattoo artist na si Vince. Katawan daw ito ng kanyang live-in partner, ang 37 anyos na si Lani. Confirm naman po dahil po sa mga tattoo ni Lani na pinakita nila sa akin. 4 na taon na raw nagsasama sina Vince at Lani na nagkakilala sa tattoo shop. Customer ko siya sa tattoo. Pagkatapos ko mag-tattoo, niyayaya niya ako minsan lumabas kami. Giver si Lani. Ibibigay niya yung lahat para sa pamilya niya, para sa mga anak niya. Hindi siya nagtitira para sa sarili niya. Ang mabigat lang daw sa kalooban ni Vince, nung araw bago mawala si Lani, tama na nga, huwag ka na nga magpintay. Nagkaroon pa sila ng pagtatalo. Kasi nang balik na siya ng very very light, umilag siya. Tapos tumama po yung head niya sa wall. Sabi ko, mahal, tama na, stop na. Sabi ko, huwag na tayo mag-away. Sabi niya, ayoko na dyan sa loob. Hanggang sa sunod na lang daw niyang nabalitaan, ang malagim na sinapit ng kanyang kinakasama. Siyempre, sir, namimiss ko yung asawa ko. Ilang po. Dito sa Barangay de la Paz, nakaburol ngayon ang mga abo ni Lani. Siya po ang nag-aalaga sa akin. Mabigat, sir, para po sinukluban ako ng ulap. Si mama po, matapang po yan. Hindi niya hinayaan na papahama kami sa labas or may maaway sa amin. At tila may pahiwatig na raw si Lani sa kanyang sasapitin. Tay, pag umakyat ako doon sa bundok, pira-piraso na ako dito nga ibaba. Naulila ni Lani ang 6 niyang mga anak, kabilang na ang 19 anyos niyang panganay na si Stephanie. May unang naging partner niya po si Papa. Yung naging anak po, dalawa po. Pangalawa po si Tito Toto. Tatlo po naging anak nila. Pangatlong kasama niya po, si Vince. Mayroon po silang isang anak. Labi ng isang babaeng isinilid sa ilang supot natagpuan sa Pasay. Hindi ito ang unang kaso ng chop-chop na ang biktima, babae. Matatanda ang taong 1993, malaking balita ang ginawang pagpaslang at pagputol din ng katawan ni Elsa Castillo. Pero ang isa sa pinakanaunang kaso ng chop-chop na itala noon pang 1967, nung ang putol-putol na katawan ng 28 anyos na si Lucila Lalu natagpuan sa iba't ibang mga lugar sa Kamaynilaan. Magpahanggang ngayon, hindi pa nalulutas ang kasong yon. Case unclosed. Pero balik tayo dito sa bagong kaso ng chop-chop sa Antipolo. Sino ang pumatay kay Lani? Ang mga otoridad, meron nang suspect. Nung propane po, umalis po siya sa sitio Sagipin, papunta na po siya sa sitio Kabkab. Dadala niya na po yung mga garbage bag na binili niya, papunta doon sa pinangyarihan. Tapos 4:30 p.m., pag-chop-chop sa katawan ni Lani. Sino ang kanilang person of interest? Wala pa naman akong tinatanong sa kanya, bigla siyang umiyak at saka humagulhol. Doon na po ako, sir, na hinala na meron siyang kinalaman sa pangyayari na ito.
siya ho talaga yung nag-iisa ng nasa isip namin na gagawa po nun kay mama. At nasaan na rin ang iba pang bahagi ng katawan ng biktima? Sa kalagitnaan ng pag-iimbestiga ng autoridad, may umamin. Noong that time na kausap po siya, hindi po siya makatingin sa akin ng diretso. Tapos namumutla po yung labi niya at saka yung mukha niya. Doon ako kinabahan, nagpatay. Walang iba kundi ang live-in partner mismo ni Lani, si Vince. Ang bewang at upper leg ng biktima na nakabalot din ng itim na plastic ayon na rin sa itinuro ni Vince, nakita sa sityo Kalumpang sa Barangay San Jose. Ito na po yung huling parte na itinuro ng suspect natin matapos magbigay ito ng kanyang confession. Inamin niya po sa abogado niya, lahat na pangyayari ay siya ay may kinalaman dito. Siya po ang pumatay at saka nag-chop-chop sa kanyang kalibin partner. Paanong nagawa ito ni Vince sa sarili niyang karelasyon? Ako yung pumatay doon sa partner. Isang babae mula sa Rizal, chinap-chap at itinapon ang putol-putol na bahagi ng katawan sa magkakahiwalay na mga lugar sa Antipolo City. At ang umaming may gawa nito, walang iba kundi ang kanyang live-in partner, si Vince. Ako yung pumatay doon sa partner. Gaya ng ibang magkarelasyon, madalas daw talaga silang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nag-aaway kami minsan sa harap ng anak namin. Hanggang umaga nitong June 7, tama na nga, huwag ka na magpintay! Nung muli na naman daw silang magtalo. Ikaw ang tigas ng ulo mo! At ang ugat daw ng kanilang alitan, droga. Oo, marami po nakakaalam dito kasi nasaktan po niya sila. Noon pa man daw kasi, sina Vince at Lani na dawit na sa isyung droga sa kanilang lugar. Ako ay user, di pa ako nagbebenta. Siya po, dating pusher. Napag-alaman natin na ito ay nakulong na noong 2017. Matapos itong magtangka na magpuslit ng illegal na droga sa aming detention facility. Nagtalo kami about gusto niyang pagbalik sa pagtitinda ng drugs. Parang inaambaan-ambaan niya. Kasi nung balik naman siya ng very, very light, umilag siya. Tapos tumama po yung head niya sa wall. So nagsisigaw siya dun sa mga kapitbahay. Ayoko talaga na naiskandal ako. Pinapasok ko siya, inata ko siya, sigaw siya ng sigaw. Natumba siya, dun ko po siya sinuntok sa ganito. Inangat ko siya, di siya nagre-respond. Nirevive ko siya dahil gusto ko na bumalik yung malay tao niya. Tapos binilisan ko siya ng binilisan. Tumunog po yung ribs niya. Wala talaga akong balak na chop-chopin siya. Naisipan kong bumili ng garbage bag para mailabas ko lang sila nito ng buo sa bahay. Tapos yung garbage bag kasi na nabili ko is maliliit lang. Ayun. Kinat ko sila ni. Naguluhan na po ako, na mental block ako. No choice na ako. Tapos pumikit ako, nagdasal po ako. Sabi ko, sorry ma, sorry Lani. Nilinis ko yung mga possible na pwede makita. Then after that, naligo po ako. Ginawa ko yung mga bagay na pagtapon malapit sa bahay nila Lani because gusto ko rin makita nila agad. Yung ginawa ko yun is, di po ako gumamit ng kahit anumang drugs. Nung huli akong gumamit is last month. Si Stephanie, aminadong dati na ring nadawit sa issue ng droga ang kanilang ina. Pero hindi raw ito naniniwala sa kwento ng kanyang amain. Inarinig nga po namin yung alibay ng lalaki, hindi kami naniniwala ho. Si mama po, although nagawa niya ho yun dati, hindi na ho ibig sabihin na masama siyang tao. Napakabait niya. Napakabait mahal niya na mama. Yung mga yung dati niyang kaso, hindi madedefine ng pagkatao po ni mama. Kahit kailan. Dati pa raw na pinagbubuhatan ng kamay ni Vince ang kanilang ina. Si Vince po yung unang nanakit kasi hindi naman po yan mananakit si mama nang walang dahilan po. Namin ko po na nasasakitan ko sila. Mahilig kasi siya sir mag-iskandalo. Pag umuwi dito ang lalaki, binubugbog yan sir. Sumisigaw yan, tatay, tulong. Ang madalas daw nilang pag-awayan, di umano, mga babae ni Vince. Aminado ako na nag-cheat ako kay Lani. May mga nagiging babae ako. Maraming beses ko siya sinabihan po na hiwalayin na. Feeling ko po, dahil natatakot siya, third relationship niya kasi yan eh. May anak pa siya. Takot siya na mawalan ulit ng tatay yung anak niya. Mahal na mahal niya ho talaga yung lalaki.
ano nga ba ang mga tinatawag na warning signs para sa mga magkarelasyon para hindi humantong ang lahat sa pisikalan at krimen? Abusive yung relationship kasi battered na yung anybody. Lalo na kung involve ang drugs dyan. You can ask also the help of a mental health professional for her to or him to be able to realize that there's something wrong with your partner. Kung talagang you want to live with it, then best na both of you should undergo counseling and possible psychotherapy. Healthcare is very, very important. It's not being selfish na sabi mo, ay, maghihiwalay kayo. Saan din ba pwedeng lumapit ang mga nakararanas ng pang-aabuso sa kanilang mga karelasyon? Base dun sa National Health Demographic Survey, 1 out of 4 married women suffers from physical violence. Andyan ho yung Republic Act 9262 or Anti-Violence Against Women and Children. Kasama dito yung physical violence. O pwede silang dumulog sa mga VAW desk ng mga barangay at mga kapulisan. Nandyan din ho ang servisyo ng Commission on Human Rights. Kami sa Center for Women's Studies at saka mga women's groups, ang una naming sinasabi, we start with self-empowerment at saka yung responsibilidad din ng komunidad. Kung may kapitbahay na naririnig na nagbubugbugan, pwedeng tumawag sa isang opisyal ng barangay. First indicator po na meron pong violent behavior sa ating community ay isumbong po agad kasi eventually mag-elevate po yung kanyang behavior na which may lead in this kind of incidents. Si Vince, nasa kustudiya na ngayon ng Antipolo City PNP Police Community Precinct 2. Cause of death po natin, according to SOCO report, head trauma po. Malakas na puwersa sa ulo. Nung chinachap-chap, patay na po talaga yung victim. Murder po ang ating kinaso sa kanya. When you're under the influence of drugs, you can have tendency, violent tendencies because of hallucinations. Seek help. Go to the right facilities like us. We'll educate. Important is to save that person already from an outcome that you never know. Sa pamilya ni Lani, pasensya na kayo. Kung ano man yung nagawa ko sa mama ninyo. Tay, sorry po, nagsinungaling ako sa'yo ha. Nagsisisi po talaga ako. Mahal, pasensya ka na. Kung ano man yung nagawa ko sa'yo, kung ano man yung pambababoy na nagawa ko sa katawan mo, sa anak ko rin, pasensya ka na. Sana mapatawad niyo po ako. Jesus! Kung pwede lang kung anong ginawa niya kay Lani, ganun din sana ang sabitin. At kung mapwede lang, sir, maski masakit yung ipin ko, ungat-ngatin ko yung mukha niya eh. Sa galit ko ngayon po. Ilang pamilya at relasyon na nga ba ang nasira ng droga? Ilang mga buhay at mga pangarap ang nagkapira-piraso dahil sa bawal na gamot? Ngayon, sina Stephanie at ang buo nilang pamilya, gagawin daw ang lahat para buong-buong makuha ang katarungan sa sinapit ng kanilang ina. Gagawin namin ng lahat para mabulok siya doon. Hindi nag-e-end yung justice siya sa pagkulong kay Vince. Dapat magdusa yun every day, every minute. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.